Myung po? Dito nga po siya. Halos kakaalis niya lang po. Kumusta siya? Ano lagay niya? May bali lang sa kamay niya pero okay naman siya. Wala naman po nakitang kahit anong injury sa ulo ng pasyente. Buti naman. Lumabas na ba siya? Ang totoo niyan, parang may nag-i-interview sa kanya kanina eh. Interview? Ah. Kung ganun pala, Hamyung yung pangalan ng namatay mong kapatid? Oo. Siguro naalala ko siya dun sa batang tumatawid. Magkaedad sila nung namatay siya. Malaki siguro ang galit mo sa mga nanira sa papa mo. Kaya gusto ko sanang humingi ng tawad sa'yo. Yung mga reporters na nanira sa tahimik na pamilya namin noon. Nagtatrabaho pa rin sa industriya nyo ngayon. Napakasakit siguro sa'yo noon. Naaalala mo pa ba kung sino sila? Kahit papaano, naaalala ko pa sila. Pero... may isang napakatusong reporter na hindi ko makakalimutan. Ang mukha niya, pangalan niya, at boses niya. Pwede mo bang sabihin sa akin kung sino siya? Pangalan niya. Teka! Chuey na! Huh? Chuedal po! Ay, pwede bang ipangako mo sa akin na sa MSC News ka lang magpapa-interview? Huwag kang magpapa-interview sa iba, okay? Oo, umasa ka. Halika. Wala na, tapos na kami. Shirley, okay na tayo, di ba? Huwag kang magpapa-interview sa kanya, ha? Tatawagan na lang kita. Sinabi lang, tara na! Chuedal po! Pasensya na, emergency lang. Chuedal po! Ano ba? Ay, anong problema mo ha? Sinisira mo bang exclusive ko? Chuen, layuan mo ang lalaking yun. Mapanganib siya, may galit yun sa mga reporter. Alam ko, at may dahilan siya para gawin yun. Naaalala mo yung kaso nung namatay na bombero nung in-interview natin sa YGN? Ang sabi niya, papa niya yun. Kaya naiintindihan ko siya. Kahit ako nagalit nun. Kaya nga layuan mo siya dahil... hindi mo alam kung anong pwede niyang gawing masama sa'yo. Ano ka ba? Nagsakripisyo siya para iligtas yung bata. Kaya hindi niya ako sasaktan, no? Pero Chuen, kilala ko ang taong yun. Makinig ka. Hayaan mo na lang ang ibang reporter na gumawa ng interview para sa taong yun. Hindi kita maintindihan. Ako lang ba mapapahamak? Bago mo ako pagbawalang lumapit sa kanya, sabihin mo muna sa akin kung anong dahilan mo. Pwede ba na sumunod ka na lang? Nakikiusap ako. Makinig ka na lang. Ikaw lang naman ang inaalala ko, Ina. Kaya maniwala ka na lang sa akin. Chuedal po. Pakiusap. Layuan mo ang lalaking yun. Huwag mo na akong tanungin kung bakit. Basta sumunod ka na lang, ha? Sandali. Meron ka bang alam na hindi ko alam? Oo. Wala ka bang balak sabihin sa akin? Wala akong balak. Dahil mas mabuti yon. Oo.